Ayan niyo guys, oh. Nakita niyo ba? Ang gaon siya. Kasarap. Tama lang yung alat niya. Di ba kasi yung iba, masakit sa dila yung kulay puti. Ito, yung ganito. Di ba masakit sa dila, sobrang alat. Pero ito hindi. Tama-tama lang yung alat niya. Ang sarap. Hi, it's me, ShaSha Kolme. Welcome back to my channel. Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. So ngayon, nandito na naman ako sa aking kusina at meron na naman akong bagong gagawin. At alam ko kayo mga mami, excited na rin dahil ngayon, yung gagawin ko medyo pang matagalan. Hindi ko kaagad siya maipapakita sa inyo. Pero itong sa umpisang gagawin ko, ipapakita ko kung papaano. Dahil tinuruan lang ako ng aking ate at salamat naman at naturuan niya ako dito. So ngayon, alam ko, excited na kayo kung ano yung gagawin ko, mga mami. So meron ako ditong container. Ayan, ganyan siya. Ang taas niya. Binili ko siya sa Daiso. Ayan ang kanyang presyo. Kung makikita nyo dito. Bali, $7.80 siya. Ayan. Dahil alam nyo ba kung anong ilalagay ko dito? Kung ano yung gagawin ko? Gagawa ko ngayon ng salted eggs. Ayan. Tinuruan ako ng ate ko kung paano ko gumawa ng salted eggs. Kasi nga gumagawa siya. So, gusto ko rin siyang maitry. At dahil yun ang isa rin namin paborito ng mister ko. Lalo na sa almusal. Na maraming kamatis. Diba? Alam ko marami sa inyo na paborito nyo rin yun. So, gagawa ko ngayon nito. Dito ko siya ilalagay. At ang date ngayon ay papakita ko sa inyo guys para makita nyo. Ayan. Yan ang date natin ngayon. Diyan ko sisimulan yung araw na yan. Thursday, March 5. So, ngayon, uumpisahan ko yan ngayon. Ang sabi kasi ng ate ko, good for 2 to 3 weeks daw. Para mas lalong masarap. So, uumpisahan ko na ngayon siya kung paano natin gawin yan. So, meron ako ditong 15 eggs. Itatry ko lang muna siya ngayon sa 15 eggs. Tapos, ayan sa... Puro naka-smiley pa sila. Medyo basa dahil nilabas ko sila sa ref. Ayan. Naka-smile silang lahat. At tuwang, mukhang tuwan-tuwa naman silang iluto. Ng, at maitago ng matagal. Ayan sila. At meron ako ditong salt na Himalayan salt. Pink ang ginamit ko. Ayan, yung salt na gagamitin ko. At ito na rin yung aking... tubig na pinapakulo. Yung tubig is 4 liters daw, sabi ng ate ko. At pagkatapos, 4 cups of na asin. Pero meron pa to. Ito ay 1 cup pa lang yung nilagay ko dito. So, apat na ganyan. Ayan. Siya, naka-ready na lahat yan. Guys, March 5 ngayon. So, bibilang tayo ng 26 days. Babali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, yan yung pinakalas. So, ngayon, ang gagawin ko, hanggang katapusan ko na lang siya, ibababad. Dahil parang hindi ko muna siya ngayon ika-counted. Para mas kumpleto yung kanyang bilang. So, gagawin ko na lang siya ng hanggang katapusan. Kaya ngayon, minarkahan ko na itong aking takip ng container ngayon. Ayan, March 5 to March 31. Ayan siya. Bago bubuksan itong ating container. Ayan na yung, niready ko na rito yung eggs. Dahil itong salt, pag kumulo na to, ilalagay ko na yung salt dyan, lulutuin ko yung salt hanggang sa matunaw siya. Tapos, palalamigin ko itong tubig bago ko ibubuhos lahat ng water dito sa container. Tapos, tatakpan ko na siya ngayon. Kumukulo na yung aking tubig, kaya ilalagay ko na itong salt para tutunawin ko yan. 4 cups yan. Tapos, hahaluin ko hanggang sa ma-dissolve yung ating asin. Malalaman nyo naman na yan kung natunaw na yung asin. Wala na siyang magaspang sa paghahalo.
Ito na yung aking binold na salt. Natunaw na siya. So, palalamigin ko na yan ngayon bago ko siya ilagay dun sa container kasama ng mga itlog. Kasi, hindi mo naman pwedeng ilagay itong tubig na kumulo dahil maluluto yung itlog. So, palalamigin ko muna siya ngayon at bago ibubuhos ko siya sa container. Yung tubig, malamig na at isasalin ko na dito sa ating itlog. Siguraduhin nyo lang talagang malamig yung tubig kasi nga maluluto nga talaga yung itlog pag hindi siya talagang malamig. Lagyan ko siya ng tray dun sa ibabaw para yung itlog mababad siya ng husto dun sa tubig na may asin para nakalubog talaga siya. Dito ko siya nilagay sa aming storage sa madilim. At ayan, doon ko siya nilagay sa mga dito sa may storage namin sa lalagyan ng mga ibang kaldero. Ayan, dahil sabi nga nila, yung iba nagsasabi, lagay daw sa madilim para daw mas maganda. Pero iba naman daw, basta takpan lang at ilagay mo lang sa isang lugar na hindi nagagalaw, pwede na. Good morning guys! So ngayon guys, ngayon yung continuation ng aking ginawa na itlog na pula, yung salted egg. Dahil diba nilagay ko doon, March 31 ko siya bubuksan. So ito guys, March 31 na. At ito yung aking egg na ngayon na ginawa from March 5 to March 31. So ito nang nangyari sa aking eggs. Ayan siya, tumining na yung kanyang mga asin doon. Diba naglagay nga ako dito ng tray para lahat ng eggs nakababad ng husto doon sa asin. So, ayan siya. Ito guys, hugasan ko siya. Dahan-dahan lang kasi baka mabasag dahil lulutuin pa to. So, hugasan ko lang siya para naman malinis. Ayan. So, dito guys, lagay ko siya dito sa kaldero. So, talagyan ko siya ng tubig ulit para ma-boil ko na siya. Ayan. Ito na, ilalaga ko na siya at pag kumulo yan, doon ko lang siya uorasan ng 20 to 30 minutes. Yan. Pag nag-umpisa na siyang kumulo. So, ayan na guys. Lagang-laga na siya at papatayin ko na at palalamigin. Para uumpisahan ko na siyang mabalatan. Na guys, magbabalat na ako ng ilang piraso dito sa egg na to. Ayan! Tingnan nyo guys, ang ganda niya. Mukha atang natsyempuhan ko siya. Na perfect ang pagkagawa. Ayan guys, oh. Sarap nito sa sinangag. Ito na yung aking salted egg. Nakapaghiwa na rin ako ng kamatis at konting sibuyas. Dahil ayoko na masyado maraming sibuyas. So, ayan yung aking salted egg na ginawa. Ako makakapag-breakfast na ngayon. Na guys, yung aking pagkain. Meron akong sinangag. At yan yung aking itlog na pula. At meron akong coffee at water. So, ayan. Kakain ako. At ako'y nagugutom na. So, malinis na yung kamay ko, guys. At kakain na ako. Sarap. Yung aking sinangag. So, magkamay tayo. Ganito kumain ng itlog na pula. Ano nyo guys, oh. Nakita nyo ba? Ang gaano siya. Ang kasarap. Tama lang yung alat niya. Di ba kasi yung iba, masakit sa dila yung kulay puti. Ito, yung ganito. Di ba masakit sa dila, sobrang alat. Pero ito, hindi. Tama lang yung alat niya. Ang sarap. Kain tayo. Tama-tama may kape ako. Ang sarap niya. Ang kamay niya ako. Sarap niya guys. Tignan niyo siya.
yung ano, itlog niya. Ayan siya, guys. Oh. Kita niyo. Sarap. Hindi maalat na maalat. Tamang-tama lang talaga ang aking pagkatimpla. First time kong gumawa nito. Mmm. Buti na lang may sinangag. Kamatis. Hindi ko kagad siya minimix kasi eh. Gusto ko dinudurog-durog ko siya sa kamay ko. Ang sarap nito. First time ko talagang gumawa nito eh. At may coffee pa rin ako. So guys, ayan. Ubus na. Wala na akong fried rice. So, maraming salamat guys sa panonood. At sana nagustuhan nyo itong shinare ko ngayon kung paano ko gumawa ng salted eggs. At okay naman siya. Naging maalat naman yung itlog dahil sa ilang weeks ko siyang binabad. Ilalagay ko sa description kung paano ko siya ginawa para masundan nyo rin. Pero ang alam ko ang iba sa inyo marunong na rin gumawa ng salted eggs. So, yun lang. Share ko lang dahil first time ko rin ito gumawa. Proud lang ako sa sarili ko. Kaya yun. Maraming salamat guys. See you next time. Bye! Thank you for watching guys. See you next time. Bye!